Para sa mga kapatid ko sa ano sa pagseserbisyo, yung dalawa na yon. Alam ko naman na hindi na sayang yung buhay nyo, no? Kasi unang-una na gawa nyo, nagampanan nyo yung tungkulin nyo bilang kawal sa pagtatanggol sa bansang ito. Pangalawa, hindi rin nasayang yon dahil dun sa mga pamilyang naiwan nyo, sinecure din sila ng government. Ang mga asawa nyo, mga anak, alam ko, andyan sila. Maayos yung buhay nila dahil dun sa pagsasakripisyo nyo ng sarili nyong buhay, no? Sabi nga, darating yung time na magkikita-kita din tayo. Pero hopefully, kaming mga nandito, pahabain pa ng Panginoon yung mga buhay namin kasi gusto pa din namin magserbisyo, no? So, saludo sa inyo. Proud na proud ako sa inyo bilang mga kasama. Saludo ako sa mga kasama ko, si Late Bialin at saka Late Bosses. Mga 816 yan. Kota ng First Scout Ranger Regiment ng 1998. Salute sa inyo. Sa pagdadala ng tao, Master. So, na-assign din ako sa field ng more than 12 years, no? So, sa field, marami kang mararanasan na hindi ka nais-nais. Kasi siyempre, yung kinukumprant natin is mga armado talaga, no? So, sabi nga ng isang general, unang-unang ayaw sa giyera ay ang mga sundalo. Dahil sila yung unang-unang magdurusa, sila din yung unang-unang mag-bleed or magdugo, no? Kasi siyempre hindi maiwasan. So, way back 2002, mga private first class kami, somewhere in Sulu province. Medyo kasagsagan yan ng ano, mga kidnap for ransom, mga ganon. So, may mga combat operations kami kung saan involved lahat yung mga companies, line unit ng Scout Ranger or yung First Scout Ranger Regiment natin. So, one time nung nasa kalagitnaan kami ng combat operation. Bali, sila yung mga Abu Sayyaf na ano, nagkikidnap dati ng mga foreigner, ganyan, just for ransom, ganon. So, sila talaga yung ano nun, sila yung kasagsagan na hinahabol ng mga tropa natin. Sino yung mga commanders nila? So, ang 9 Scout Ranger Company that is under Captain Vicente, and then later on replaced by the late Captain Apura. So, yun yung mga naging commander ko doon sa Sulu. And then, during that time, ang kabady naming kumpanya is 5th Company and then 17th Company under ng 2nd Scout Ranger Battalion. So, ang concept of operation is lubog. So, dalawang kumpanya sa taas, isang kumpanya sa baba. And then, bawat linggo, nagpapalitan ng mga kumpanya, no? So, isang kumpanya bababa, isang kumpanya akyat, ganon. So, nagre-resupply lang. Tapos, scouring. And then, one time, ano lang to, simpleng activity, kumbaga. No? Kasi, going to water point dahil kailangan mag-rewater. Kailangan kukuha ng tubig. So, parang... Ano mission yun? Ano yan? Seek and destroy talaga kasi nasa particular place sila, particular area. So, ang ginagawa namin, scour namin yung area. May given area kami kung saan scour by companies. And then, pag negative, balik doon sa pinaka jungle base namin kung saan nakatambay. And then, pag sunod na araw na naman, ganun na naman, ganun at ganun yung ginagawa. Para... hindi makapag-establish yung kalaban ng ano ng pinaka-kampo nila. So yun ang ginagawa namin talaga. At the same time, hinahabol din namin sila dahil may mga hawak din silang bihag, no. One time, ordinary days, mag-iigib, pababa kami sa water point, SOP, Ranger SOP pa rin ang ina-apply.
gaya din ng tinuturo natin sa mga estudyante. Baba, security. So pagbaba, doon sa mismong water point, may dalawang naliligo, nakasandal ang baril. So, siyempre, ang ano namin is wag-wag-wagan kasi, or wag-barilin. Kasi hindi naman sila threat pa sa amin. So, ang ginawa is tinutukan, tapos pinapasuko. Kaya lang mabilis nag-dive dun sa bangin, no? So, pag-dive nila sa Baysigaw, may kalaban pa pala sa ilalim. Napakadami. As in, nakikita ko nagtatakbuhan. That time, ano pa talaga ako? Kumbaga, hindi pa ako ranger kasi that time. So, atat, kumbaga. So, nakikita ko yung ano, yung kalaban na tumatakbo. Ang ginawa ko, pumwesto ako kung saan ko sila nakikita without considering yung cover ko. Winawagwagan ko sila. So, sumigaw yung kasama ko. Sergeant Soriano, halika dito mag-cover. Pero dahil atat nga ako, dahil nakikita ko yung kalaban tumatakbo, ang ginagawa ko, binabaril-baril ko lang yung mga tumatakbo dun sa harapan. Until such time na may pumutok sa likod, pagputok, alam ko ano eh, explosive yung pumutok kasi malakas. So paglingon ko, nakita ko si PFC Boses, PFC Belin, tapos si Private Embalsado. Si Private Embalsado nakatuwad, si PFC Boses nakadapa, si PFC Bialin nakatihaya. So ang laking puno yung cover, no? Pero pag tihaya ko kay ano, kay PFC Boses, nakita ko yung butas sa dibdib, kalaki. Pero ongoing pa rin yung firefight. Kumbaga, dahil humihingi ng tulong, kaya ko nilapitan. Pagbaliktad ko, nakita ko yung ano, yung butas sa dibdib niya, napakalaki. Ganyan siguro yung butas. So ang ginawa ko, applying yung natutunan ko sa basic military training, which is yung administering first aid nga. Wala pa naman dating ano, TC3 or tactical casualty combat care, no? Wala pa yung TC3 dati. So first aid pa lang purely. So ang ginawa ko, dahil yung ang natutunan ko, ang ginawa ko, kumuha ako ng ano, ng tela, which is yung mga ano nila ginagamit na sniper's bill, pati yung kay Private Embalsado. Pero yun, conscious sila. Conscious pa, kinakausap niya ako, sabi niya, Sergeant Soriano, huwag mo akong iiwan. So ang ginawa ko, binuksan ko yung ano niya, yung uniform niya na upper, tapos nilusen ko lahat yung gamit. Tapos saka ko tinapalan yung sugat niya, kasi yun lang alam ko eh. Tapos dahil ongoing yung firefight, gusto ko silang i-safety, no? Idadalhin sa safe na lugar. Ang ginawa ko, sweetheart carry. Iginanon ko talaga. Kahit mabigat, paakyat yung position ng mga tropa namin na iba. Binuhat ko talaga yan. Isa pa lang, si late bosses pa lang. Tapos, bumaba itong kabats niya, si Sergeant Tarjo, PFC Tarjo that time. Pagbaba para tutulong, hindi pa nakakalapit sa akin, tinamaan naman siya sa bayag, no? Pagtama sa bayag, atras siya kasi wala naman siyang magagawa. So, ang nasa harapan ngayon, kung saan ongoing pa yung firefight, si na PFC Dumanais, kabats din nila. Tapos, itong kabats ni Private Embalsado. Dungunan, Duyugan, yan yung mga private pa namin dati yan. So, sila yung nag-maintain sa harapan kasi yung kalaban, ano, pasugod sila. Alam nyo naman yung ugali ng kalaban, ano talaga yan sila. Very aggressive when it comes to mga engagement or encounter. Especially, pag nalalaman nila na may wounded or advantage sila. So, pasugod sila. So, ang nag-hold the line dyan, sina PFC Dumanais, PFC Duyugan, Dungunan, no? PFC Domingo, yan yung mga private namin nun. So, ako, I tried my best na iakyat yung wounded namin, si PFC Boses. Tapos nung naakyat, binalikan ko ulit yung isa, si PFC Bialin. Ang tama naman niya, dito sa may pantog, tapos maraming splinter sa mga mukha niya. So, good thing, kasi si Private Embalsado, walang tama. So, ang nangyari lang, hiningi ko yung tulong niya. Sabi ko, cover fire ka lang sa akin, para at least hindi makasipat yung kalaban, maibak ko ito sa taas, tapos babalik lang ako.
So good thing nakababa yung ibang tropa. Naiakyat nila si ano, buhay pa yung dalawa, si PFC Boses saka PFC Bialin, buhay na buhay pa. So ongoing pa rin yung firefight hanggang sa nung wala ng resistance. Naalala ko dati ang nagdala na isa is si ano, Captain Panopio, no? Magtanggol Panopio, ngayon Lieutenant Colonel na yata o Colonel na. So siya yung nagdala. So pag sabi niya na assault yung position ng kalaban, assault, clear. Unfortunately, walang naiwan yung kalaban kasi yun nga, kami pa yung ano, kami pa yung nagkaroon ng away at that time, no? So mga 7 o'clock yun, maaga. And then later on dumating ang mga helicopter, UH-1H pa dati, mag alas 11:30 ganyan. So yung time na yon kung saan hindi pa dumarating yung ano natin, chopper for evacuation, conscious pa yung dalawa. Pero pagdating sa hospital ng Zamboanga, kasi wala pang hospital talaga dati sa ano, sa Sulu. Kung meron man yung hospital doon sa may ano, sa may pulis, no? Kaso hindi pa ganun ka high-tech yung mga gamit. So wala, hindi pa sila capable talaga mag-opera ganyan ng mga gunshot wound. So ang pinaka-nearest talaga na evacuation center para sa mga WIA natin dati is Zamboanga pa. So pagdating sa Zamboanga, unfortunately ulit, ano sila, proclaimed as DOA or dead on upon arrival sa hospital. So napakahirap yung sitwasyon na ganun kasi kami yung magkakasunod na mga ano, na mga NCO ng company. So parang magbabarkada, magkakapatid, kumakain sa isang pinggan, magmemeryenda ng kung anong pagkain ng isa, i-offer ng isa, and then later on makikita mo wala na siya, no? So yun yung mga masakit na part ng pagiging sundalo namin. Pero tulad ng sabi ko nga kanina, sabi ng isang general, ang unang-unang ayaw sa gera talaga is kaming mga sundalo. Kasi unang-una kaming nasasaktan, unang-una kaming dudugo or magdurugo. So hanggat maari, iniiwasan talaga namin. Pero dahil nga ito yung mga duties namin, responsibility namin to guard yung kapakanan ng ating bayan at saka ng ating mga mamayan, inialay namin yung mga kakayahan namin ng aming sariling buhay para sa bayan na ito, sa kapwa natin Pilipino. So talagang ano, talagang sakripisyo ang bawat sundalo. Ano mo, Master, bago namatay si Moses, what is your last words na mga pinanggit sa inyo? Ang sabi lang niya sa akin, Sergeant Soriano, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Tulungan mo ako. Yun ang sabi lang niya sa akin. Kasi, yun nga, conscious pa siya. Although may butas na sa dibdib, talagang yun lang yung sabi niya, huwag mo akong iwan, Sergeant Soriano. So, ginawa ko lahat yung paraan para iakyat talaga siya. Kahit na sabihin nating sweetheart carry lang yung ginawa ko, tapos na ang first aid ko is simple lang, no? Talagang ano, ginawa namin lahat yung makaya namin para maisalba yung kanilang mga buhay. But unfortunately, nag-expire pa rin sila. And tulad din ng ano, sabi ko palagi, hindi natin hawak yung buhay natin. So yung time na yun talagang kinuha na din sila. So wala kaming magawa kundi mag-mourn, makidalamhati sa mga pamilya. So talagang napakahirap. Kaya pag nagtuturo ako sa Scout Ranger School, lalo pag yung mga leadership development course ang tinuturuan ko, yung mga LDC, which is yung mga officer lahat yan, palagi ko silang sinasabihan, palagi kong ine-emphasize na ayusin nila yung kanilang mga trabaho. Kasi bilang mga NCO, sa kanila kami nakatingin, sa kanila kami kumbaga nakasalalay sa kanila. Yung outcome ng isang mission depende dun sa ano nila, sa decision making nila, discretion, yung wise judgment kumbaga. Kasi hindi lang sila yung mapapahamak kundi pati yung mga tao nila. Sa maling desisyon nila, pag nagkataon, mapapahamak buong tropa nila. So minsan sinasabihan ko, sirs, mga rangers,
pagka may suggestion yung isang NCO, pakinggan nyo at i-weigh nyo, timbangin kung ano ba, applicable ba, maganda ba yung magiging outcome. Kasi minsan sila yung ano, nakakakita at saka sila din yung may mga experiences. Mostly, kasi lalong-lalo na yung mga season warriors natin. Kasi siyempre, ang pinaka-best teacher talaga natin bilang mga sundalo is yung ano, lessons learned, no? Pag hinulit po ulit yung ano, pagkakamalay na yun, hindi na siya lessons learned. Ah, may tawag na tayo dyan, katangahan na. Kasi alam mo na na nangyari na, hindi mo pa rin, hindi ka pa rin nagbago, eh hindi na maganda yung mag, ano na yun, kumbaga ugali, no? So, tulad ng sabi ko, palaging makinig sa mga sinasabi. Kasi napakahirap yung ano, yung malagasan ng tropa. Oh, yan yung pinakamasakit na ano, pinakamasakit na part ng pagiging sundalo. Although hindi mo siya kadugo, although hindi mo siya kaano-ano, pero dahil doon sa ano, dahil doon sa samahan nyo, matututunan yung mahalin yung bawat isa bilang mga magkakapatid. Kasi yun nga, sama-sama kayo sa hirap ginhawa, kung saan mapunta yung isa, doon kayo lahat. Out of my 10 years, more than 10 years na nasa field, no? Talagang ano, talagang sakripisyo, lalong-lalo dito sa 1st Scout Ranger Regiment, kasi ang mga sundalo dito hindi na-assign kung saan yung mga bayan nila, na-assign kung saan yung magugulo, kung saan yung may kailangan na ano, na specialty namin, which is yung direct action nga. So yun yung ano, yun yung pinupuntahan ng mga units ng Scout Ranger Regiment. Good thing is yun nga, para kaming magkakapatid, nagmamalasakitan pagdating sa mga engagement ganyan or encounter against the enemies. Talagang i-try mo na ano, i-try mo na i-protektahan yung mga tao, yung mga tao mo, lalong-lalo yung mga NCO leaders, yung mga NCO na humahawak ng key position gaya ng platoon sergeant, team leaders. Napakabigat ng ano ng mga responsibilidad, no? Kasi nga nakadepende din sa kanila minsan yung magiging outcome ng mission. So yun, talagang ano, ang hinihingi lang namin sa mamamayang Pilipino, respeto, dahil kami marunong din naman kaming rumespeto ngayon, hindi na gaya dati, no? Kasi sa totoo lang, nakalakihan ko din yung martial law, no? Dugtong ko na lang, nakalakihan ko yung martial law kasi ang mga magulang ko parehas rebelde, no? Aminin natin sa hindi, ang unang sundalo natin dati, hindi naman lahat mga abusado ganyan, pero ngayong mga panahon na ito, ang lahat ng unit ng Armed Forces of the Philippines ay talagang ano, hindi lang sinusubukan, talagang ginagawa lahat ng paraan para lahat ng sundalo natin ay magiging karespe-respeto sa bawat Pilipino, no? Kasi sabi nga, respect begets respect. So kami mga sundalo nyo, mga kawal, hanggat maari, ayaw naming makapag-agrabyado ng civilian, ng kapwa natin Pilipino, kasi ayaw naming ano, bababa yung tingin nyo sa amin. Gusto namin ano lang, respetado, kumbaga. Hindi naman ibig sabihin na ano talaga, pero dapat nandoon yung respetuhan ng bawat isa, no? Sundalo man o hindi, ganun pa rin. So yun yung pinaka ano ko, pinaka hindi malilimutan na experience, isa lang, no? Kasi kung ikukwento natin lahat, marami pa, pero yun ang hindi ko makakalimutan. Kasi tulad ng sabi ko, para kung kapatid yung mga senior ko na yun, kasi magkakasunod lang kaming nakapasok, no? So yun lang, maraming salamat. Nung naging team leader na ako, ano, nung numawak na rin ako ng tao, ang hindi ko makakalimutan dyan yung ano, yung responsibilidad mo na rin yung bawat isang tao mo. So tulad din ng itinuturo ko sa mga estudyante, talagang alagaan mo sila, kasi pag naramdaman nila yung pagmamahal mo sa kanila, ibubuwis din nila yung buhay nila para sa'yo.
No, maraming kwentong ganyan. Ang pinaka-classic example niyan si General Manzano, kung kilala niyo si General Manzano. During encounter, no? Na-wounded siya. Kung tutuusin, kung papabayaan siya ng tropa niya, pwede siyang madadali or mamatay. Pero dahil nga marunong siyang magdala ng tao, marunong siyang magmahal ng kanyang mga tao. Si Sergeant Agtarap, retired na actually yun, si Sergeant Agtarap, no? Hindi siya nagdalawang isip din na kunin siya doon sa kwan, line of fire, kung saan ongoing yung encounter. So, pati si Sergeant Agtarap, tinamaan din si kamay. So, ganun ang pinaka example talaga ng good leader. Respetuhin mo yung tao mo, alagaan mo sila. Kung nagkamali, dalawa lang yan, pagsabihan, kasi hindi mo naman pwedeng itolerate, kasi yung pagkakamali ng tao mo, pag tinotolerate mo rin, pwede kayong mapahamak lahat. So, pagsabihan mo. Pangalawa ulit, pagsabihan. Pag hindi makaya, dito sa Ranger kasi, may tinatawag kaming paalala. So, pinapaalalahanan sa ibang method naman, no? So, yun lang naman yung sikreto dyan pag nagdadala ka ng tao. Para at least maganda yung samahan, pagdating sa mga alanganin na sitwasyon, maasahan mo pa rin sila. So yun yung pinaka-the-best na, kumbaga, ang pinaka-the-best na trait ng isang leader is yung selflessness, no? Hindi ka makasarili. Inuunawa mo yung tao mo, iniintindi mo, no? Kung kailangan turuan mo sila, turuan mo sila. Kasi yun yung kailangan nila. No? Bilang ikaw yung nauna, ikaw yung leader, kailangan mong magsakripisyo para sa kanila. Para at least maging effective sila lahat, magiging kapakipakinabang sa unit, at saka siyempre sa buong armed forces. No? Yun yung sikreto niyan. Yung trait ng leader is selflessness. Or unselfish. Oh, yun yung pinaka-best trait para sa akin. Siyempre, Scout Ranger talaga. Yung 9 Scout Ranger Company. Ang 9 Scout Ranger Company, dito ako na-mold bilang ordinaryong kawal. Kasi pagka junior NCO ka, marami ka pang di alam. Kahit pa dumaan ka na sa training, no? Pero pag habang tumatagal, lahat ng nakakasama mo diyan sa unit na 'yan, sila yung magtuturo sa iyo ng mga kailangan mong malaman para matuto ka, at yun yung mga magiging tool mo kasi to survive para sa paninerbisyo. Kasi kung wala yung mga senior na yun sa 9 Scout Ranger Company, hindi rin ako darating ngayon dito sa Scout Ranger School para maging mentor, no? Sila yung nag-mold sa akin, sila yung nagturo sa akin ng tamang mga gawain ng isang marangal na sundalo, maasahan na sundalo, at saka yung na sundalo. Yung maasahan talaga, no? So, Master, accomplishment. Ang accomplishment ko na hindi ko makakalimutan, ang mga accomplishment ko sa field is given na yan. So wala na yun. Kumbaga, given na sa bawat sundalo ng 1st Scout Ranger Regiment yung mga accomplishment sa field. Pero yung ma-assign ako sa school na marami akong masiran, hindi lang sa subject matter expertise ko, kundi pati sa pagpapamilya, spiritual aspect, financial aspect, no? At saka sa pagiging sundalo nila. Yun yung pinaka-greatest accomplishment ko. Yung ma-impart ko sa kanila yung mga bagay na yun. Kasi napakahalaga sa sundalo na na maayos yung direksyon na tinatahak. Kasi once na hindi maayos, pati yung unit kung saan siya assign is naapektuhan. So para sa akin, ang pinaka-greatest accomplishment ko is yung
na-assign ako sa Scout Ranger School at nakapag-impart ng mga bagay-bagay na makakatulong sa mga kawal natin para maka-survive sa pagiging kawal at siyempre maging kapakiw, pakinabang sa ating bansa at saka sa ating mga mamamayan. Ang ganda ng accomplishment mo, Master, sa career mo. Pero paano mo nabalas o kapagsabay ng family, being a father, being a husband, and being a good soldier, mentor? Ang ganito yan, tulad ng sabi ko kanina, sakripisyo talaga yung pagiging sundalo. No? Una, kung pamilya ang pag-uusapan, sakripisyo din sila. No? Kaya nga ang pinaka-toughest job daw, yung pagiging army wife, no? Or yung asawa ng sundalo. Kasi unang-una, nagsasakripisyo sila. Come to think of it, no? Isipin mo na lang. Out of 365 days a year, makaka-uwi lang kami more or less 55 days. Bakit 55 days? 21 days na R&R. Twice a year. Di 42 na. Another 12 days during Christmas break. 42 plus 12, 54. Kung mag-passes ka, okay. Pero sa sitwasyon ko, napakalayo. Hindi ko nasasabihin yung lugar ko siyempre. So, hindi ako nakaka-passes. So, tulad ng maayos na sundalo, kailangan lang ng open communication sa asawa, sa mga anak. Kasi yung time hindi nabibili sa totoo lang. So, kailangan ibigay mo. Pag-uwi, wala kang aasikasuhing iba, kundi sila lang. Walang barkada, walang inuman, no? Kasi minsan ang sundalo, nagagawa naman niya yung mga bagay na gusto niyang gawin sa kampo. Pero pagdating sa pamilya, dapat ibigay mo yung time para sa kanila. Kasi yun lang yung time natin para sa kanila, no? Isipin mo na lang, 54 days, nasaan yung 300 days, no? So, para mabalance, pagdating ng bahay, kahit napakasiga mo sa kampo, no? Ibaba mo yung pagiging siga mo kasi magiging tigasing ka rin doon. Tiga laba, tiga saing, tiga luto, kung ano-anong pinapagawa, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, you're making up with the time na wala ka sa kanila. So yun yung the best na magagawa mo para mapunuan ba yung pagkukulang. Kasi alam natin sa bawat mga sundalo kawal natin, yan talaga yung napakahirap, no? Yung lack of time sa family. Pero ngayon, okay na din ngayon konti. At least may mga pagbabago na rin panahon na to, hindi gaya nung panahon namin. At least ngayon, meron ng cellphone, nakikita mo na yung pamilya mo through video call. So nakakausap, no? Pero pagdating sa physical, yun yung natin, limitation, dahil wala ka sa tabi nila. So pag R&R ang ginagawa ko, spend time, kahit mag-spend ka ng pera sa kanila na hindi na kwenta kasi nga, life is too short, sabi nga, no? Talagang hindi mo na maibabalik, walang rewind sa totoong buhay. So spend wisely yung time mo para sa family when it comes to family para at least maayos palagi. Tapos walang walang mga indecent na activities, no? Yung mga hindi maganda na activities kasi makaka-apekto yan sa pamilya. Unang-una sa mga anak. Kasi pag nalaman nila na hindi ka magandang ginagawa, automatic yan, mawawala yung respeto nila kasama yung asawa mo. So, yun yung pagiging sekreto ng pagiging maayos ng pamilya. Yun yung paraan para mabalance mo yung work at saka yung family. Kasi pag sabi nga nila, pag good soldier ka daw, bad father or family man. Pero hindi totoo yan. Pwede mong i-balance. Good soldier, good father. Pwede yan, no? For as long as hindi mo sila nasasaktan emotionally, physically, tapos give time, quality time to them, yan yung pinaka dyan, sikreto. Ano yung kwan na sa'yo? Pinakamahirap at pinakamadramang araw mo nung masapit. Ito yung yung gusto mong umuwi kasi may problema ganyan, no? Sometimes ganyan yung sundalo. Yung liberty natin is limited, no? Yung liberty natin or freedom bilang sundalo
You cannot just go on one place na walang paalam. Hindi gaya pagka ordinary civilian ka, pwede ka lang umalis, pwede kang pumunta saan gusto mo. Sa ating mga sundalo, hindi ka pwedeng umalis kahit emergency na. Yung manganganak ang misis mo, ganon. Sa akin, emergency, ano naman, medyo nagka-problema sa pamilya din, no, sa pamangkin, kasi nasa aking puder. Kahit gustong-gusto kong umuwi para maayos, hindi pwede. So, yun, parang tuliro ka na, hirap naman ang sitwasyon na to, bakit hindi ako makauwi na wala mang ginagawa, parang ganon. So, magsasakripusyo ka emotionally talaga nun. So, kailangan talaga matatag ang sundalo when it comes to emotionally. Kaya nga, ang umiiral sa sundalo talaga, disiplina. Kahit may gustong-gusto kang gawin, pagka against dun sa mga rules, no, directives and orders na umiiral, hindi mo talaga pwedeng gawin. Kung wala kang disiplina, mababiolate mo yung mga yun. So, kailangan talaga sa isang sundalo disiplinado. So, kailangan mong mag-ask ng permission para gawin yung isang bagay, no? Basta yun ang pinakasikreto din dyan. Kahit na masakit sa loob mo, susunod ka. Kasi pinapairal tayo ng ano, ng mga orders, discipline, yung mga existing rules, existing directives, mga ganyan. So, yun yung nagpapakilos sa atin bilang mga disiplinadong sundalo. No? Kasi pag di ka marunong sumunod, hindi ka disiplinado. So yun, kahit napakahirap, kailangan sumunod. Ano yung pinaka masayang araw sa field ka? Ano yung pinaka masayang part na? Pinaka masayang araw? Tungo sa operation? Nung nasa field pa ako, ang pinaka the best na mga time kasi hindi lang naman isa yung bababa kayo tapos kompleto, walang nadisgrasya kahit may encounter against the enemy, makita mo nagtatawanan, bumababa sa 6x, nagsisigawan, akin na yung backpack ko dyan, alam mo ang saya na ng tropa nun kasi kompleto kayong nakauwi, talagang mamaya maya nandyan na naglalaro na kayo ng basketball. Ganyan, yun yung mga araw na ano eh, masaya. Pero pag bumaba kayo at merong nadisgrasya, yun naman yung mga araw na malulungkot, no? Malulungkot. So, talagang ano? Talagang ang pagiging kawal is sakripisyo, no? Hindi lang simpleng sakripisyo talaga. Kasi ang katumbas talaga ng mga ginagawa natin is yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga pamilya natin, kinabukasan ng bansang to, at sa kahigit sa lahat yung buhay, no? Masasabi ko rin na ano, na malungkot ako pag nakakakita ako ng kalaban na patay. Kasi hindi naman masaya na makapatay ng tao sa totoo lang. Kasi alam mo naman na alam naman natin na may sarili din silang dahilan. Yung iba nagiging biktima lang, naengganyo, mga ganun ba? So makikita mo yung patay na kalaban, payat na payat, walang brief na maayos, walang medyas na maayos. So, tingnan mo na lang pagsasakripisyo nila, pero dahil nabubulagan sila sa mga itinatanim sa isipan nilang mga ideolohiya, talagang ano, nagiging biktima lang din sila. So, masaya ka ba na makita na patay sila? Hindi. Ang gusto mo ngang unang gawin is tanggalin sila doon sa sistema na yan, or sa grupo na yan para makapamuhay din ng maayos, ma-enjoy nila yung buhay nila. So yun din yung mga araw na malungkot ako kung makakita ako ng patay na ano, na kalaban, no? Masaya ako pagka bumaba, kumpleto kami, ganyan. So yun yung mga bagay na hindi makakalimutan sa pagseserbisyo. Ano po itong training mo, Mama? Pagdating sa training, ito, pagdating sa training, may mga ano naman, changes, no? Sa totoo lang, ang training noon, aminin natin sa hindi, talagang ang daming ano, ang daming bagay na hindi makakalimutan kasi mahirap. Unang-una, experiment kami, no? Kami yung Candidate Soldier Course Class 32 ng 2000. So, experiment.
yung 450 individual galing sa Special Forces School, yung 150 galing sa Scout Ranger School. So pinag-merge yun, all in all 600, tapos hinati sa 200, 150 na SF, 50 na Ranger, tapos pinaikot, no, from Special Operations Training Group, SOTG, napunta ako dito sa Scout Ranger School. After ng several months, napunta kami sa Special Forces School. So umikot, no? Nung natapos namin yung basic military training, ibinalik yung 150 dito sa Scout Ranger School, yung 450 ibinalik doon sa Special Forces School. Tapos nag-undergo ng Scout Ranger Orientation Course. Ganon din yung SF, nag-undergo din ng orientation course. So, hindi ko makakalimutan nung panahon namin mag-training, talagang hindi pa ganun talaga na ano, na ka-professional kumbaga. Pero maganda pa rin yung naging outcome kasi kami man yung naging outcome. Kami yung product. So, with that kasi, minsan may gamit din yan. Kumbaga, yung ganun na klase ng training, imomold ka din para maging tough ka pagdating sa mga ano, sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Kasi kung malambot ka rin pagdating sa field, eh, sigurado uuwi ka, mag-awol ka. Yan ang katotohanan dyan. So, pagdating sa training, kailangan din talaga ng, ano, ng push hard para yung magiging produkto mo is maging tough, no? Talagang maasahan mo rin. So, balance lang din naman. Pero ngayong panahon na to, nagiging mas, ano na lang siya, professional yung dating, no? Kasi may mga sinusunod ng ano, mga patakaran, may mga limitations na kung ano yung pwedeng gawin sa hindi pwede. So yun yung mga hindi ko makakalimutan during training days. Ilang years ka na sa servisyo? As of now, ano na, 23 years and 8 months, no? Almost 24 na, awan ang years. So haba-haba na rin. Pero gusto pang magserbisyo, gusto pang magturo kasi passion ko talaga yung magturo. So hopefully, gabayan pa ako ng Panginoon, bigyan pa ng mahabang buhay para marami pa tayong ma-produce na mga kawal na talagang ano, magseserbisyo para sa ating bayan, sa ating mga mamamayan. Kumusta ka? Kumusta ka ngayon? Bilang isang sundalo. Moral, okay. High yung moral ko. Family, okay, maayos. Financial, okay. Walang problema kasi maayos yung
binibigay ng gobyerno mga benefits, no? Health excellent, no? Awa ng Diyos. For my job, okay na okay kasi passion ko talaga magturo, no? Walang problema. So all in all, excellent naman, awa ng Diyos, yung condition ko. Ano yung fulfillment ng isang mentor, instructor ng school sa sarili mo? Yung pinaka-greatest fulfillment mo is ano, makita mo yung mga estudyante mo na nag-excel din, no? Hindi lang sa buhay nila, kundi pati doon sa trabaho na napili nila. Kasi pag nakita, nakita mo or nakita sa news, nabasa sa news, na si ganito ganyan is naka-accomplish ng ganito, parang proud ka ba na, ay, ano ko yan? Estudyante. Ha? Kasi pag nagtuturo kasi ako, ano, I treat them as my own kids, no? Own children. Kaya gusto ko pag nagtuturo ako talagang push ng push, ine-emphasize ko talaga ito yung dapat nating gawin, ito yung ano para maayos tayo at saka magampanan natin ng maayos yung tungkulin natin. Kasi ang panunundalo sa totoo lang, survivability, no? Yan ang katotohanan dyan. Unang-una, hindi lang yung buhay yung nasa threat, no? Pati yung serbisyo. Pag hindi maayos yung ano mo, yung ginagawa bilang sundalo, pati yung pagseserbisyo mo, hindi maayos. So pwede kang matanggal, no? Ang tawag natin dyan sa sundalo, discharge. Kung hindi ma-discharge, ma-demote, demotion. So pag nakikita ko yung estudyante ko na umangat, tapos may mga accomplishment pa, napakasaya ko, fulfillment yun bilang instructor. No? Yan yung pinaka-fulfillment ng instructor pag nakikita niya yung estudyante niya. Lalo pag mga test mission, ganyan, no? Pagbalik, okay yung score, talagang ano, talagang very proud ka, uy, product namin yan. No? Pero siyempre, hindi man natin hawak din yung pagkakataon, no? Minsan may mga bukol din. Pero yun nga, hanggat maaari, ine-emphasize talaga natin sa mga estudyante na dapat gawin lang yung tama. Kasi pag ginagawa mo naman yung tama, ano naman, hindi ka naman mabubukulan sa totoo lang, no? I-apply mo lang lahat yung tinuro, SOP, at saka siyempre, with God's provision, yan yung pinakamatindi dyan. Kasi kahit skilled ka na, kahit na andun na lahat sa yung tools na kailangan mo, equip ka, pag ayaw ng Panginoon talaga na ano, wala kang magawa. So anong gagawin natin? As provision from Him. Yan lang yung pinakasikreto dyan. Wala nang iba. No? So fulfillment namin talaga yan pagka nakita namin yung estudyante namin na nakaangat, naka-accomplish ng isang bagay. So ganun lang yan. Yun yung parang pinaka ultimate sacrifice ko yun. Isang talagang push hard na mag-uulong. Correct. Kailangan mong ang instructor dapat hindi yung ano, hindi yung parang ano lang, parang ang tawag ko dyan, ano, may tawag ako dyan, sarili kong tawag yan eh. Alas 8, alas 5, ibig sabihin pasok ka. Ngayon, magtrabaho, labas ka alas 5. Parang ordinary employee. Sa akin bilang instructor, hindi. Pag tinuruan mo, with all your heart, push hard mo, bantayan mo. Para, ano, maalalayan mo. Kasi pag ganun ang ginawa mo, matatanim sa isip niya, pinapangalagahan ako ng instructor na to, gawin ko yung tama. Ganun yun. Ibig sabihin, your teaching na may ano, may pagpupursige na, meron pang concern. Kung mag-concern ka sa kanya, kaya mo itinuturo ng maayos yung isang bagay. Pero kung alas 8, alas 5 ka lang, apa, after ko magturo to, okay na, alis na ako. Iba yun. Para kang ordinaryong empleyado nun. No? Yun yung kaibahan ng ano, ng itinuturing na hindi iba yung mga estudyante niya kaysa sa estudyante lang. Ano yung pinaka skill mo talaga, master, na master mo sa school? Ako, ang ano ko, ang particular na tinuturo ko sa school is ano, map reading, no? Sa map reading, jungle survival, small unit leadership, firefight SOPs, ganyan. Sa halos lahat ng subject, maliban siyempre doon sa mga
counter IED kasi siyempre may mga specialist diyan na ano na tropa. Pero lahat 'yan mga perpetus office formations, no? Pinaka expertise ko talaga is younger survival map reading. 'Yan yung mga ano ko. Mga critical subject din. Ano yung one? Sa pagsiservisyo sa bayan, balikan ko na yan. Sa pagsiservisyo sa bayan, bilang isang sundalo, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan, Pilipino, ano yung inspiring message? Para sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga kabataan, no? Alam ko, kumbaga sa kabataan talaga, mapupusok. No? Alam ko yan, kasi napagdaanan ko rin. Pero isipin nyo na lang ang mga magulang nyo nagsasakripisyo para sa inyo. Unang-una magulang nyo. Pangalawa, kayo mismo, sarili nyo. Pag hindi magandang landas yung nasundan nyo, darating yung araw, kayo rin yung magsasakripisyo. Ang pinaka masama pa nito, kung masasayang yung buhay mo sa walang kwentang dahilan or bagay. Sample, sama-sama ka sa tropa, barkada, nagkakantsawan, trouble, no? Nagka-trouble kayo, no? Batuhan, saksakan, nasaksak ka, sayang ang buhay mo. Kung ikaw naman yung nakasaksak, sayang pa rin ang buhay mo. Nakasayang ka na ng buhay ng iba, nasayang pa yung buhay mo. Bakit? Makukulong ka, wala kang kalayaan. So ano ang the best na gagawin natin bilang kabataan, no? Sa mga kababayan ko, mag-isip kung ano yung plano nyo sa buhay. Dapat may direksyon, no? Pairalin nyo yung pagiging makabayan, no? Ang pagiging makabayan, hindi naman kailangan magserbisyo sa totoo lang. Kailangan mo lang, no? Maging law-abiding citizen. Tulungan ang magulang mo, no? Kung nahihirapan sa financial na bagay, turuan sila, tulungan, no? Ako hindi ko kinakahiya. Sa umaga, nagtitinda ako ng pandesal. Sa tanghali, ice drop. Sa gabi, balut. Libre ako kain yan, siyempre. May kita pa ako. Nakakapag-abot ako sa nanay ko. Pag bakasyon, dati ha, makikigapas ako ng palay, makikiani. Kung hindi gapasan, taniman. Masakit sa likod, totoo. Pero yung mga bagay na yun, nagmold sa akin para pangalagahan yung salapi at magastos ng tama. No? So ngayon, yung mga kabataan na ano, hindi nyo naman kailangan magserbisyo. Pero pag may pagkakataon, magserbisyo kayo sa bayan gaya ng ginagawa namin. Magsisimula kayo sa ano, sa school, no? Kasi sa school may ROTC, ganyan. So join the ROTC, no? Tapos diyan, malalaman nyo kung ano yung mga ginagawa ng mga sundalo nating kawal. Tapos matuto kayong disiplinahin yung sarili nyo dyan. Matutong magpigil, matutong sumunod, kahit ayaw mo minsan. Pero yung mga bagay na yun, yan yung paraan para mamold kayo into a better person. Yan yung paraan natin, no? So, alalahanin nyo, may bayan tayo, pwede nating ipagtanggol anytime ito, no? Kung kailangan kayo. So, yan yung gamit din ng isang ROTC, no? Kung hindi naman kayo pwede na sa ROTC kasi may edad-edad na kayo o hindi na kayo nag-aral, pwede rin kayong magpa-reserve. No? Punta kayo sa mga ano, community defense center. CDC ang tawag dyan. Under ng Reserve Command PA. Yan. Pwede kayo dyan. Mag-inquire kayo. Dyan, madidevelop yung pagiging makabayan nyo. No? Sense of nationalism. Kasi alalahanin nyo, dito tayo nabubuhay sa bansang ito, dito din tayo mamamatay. So ipagtatanggol natin. So huwag niyong sayangin yung buhay niyo sa kung saan-saan. Huwag mag-drugs. Kasi kami mga sundalo, sa totoo lang, no? Libre pa ang drugs dati. Lalong-lalo doon sa South. Pero hindi namin sinubukan. Bakit? Alam namin nakakalulong. Ma-addict ka. At pag na-addict ka, mahirapan kang mag-withdraw. No? Mahirapan mong tanggalin yung biso na yan. So madidisgrasya ka. No?
At pag na sa under ka na ng drugs kasi, under influence ka ng drugs, or kahit sabihin natin liquor nga minsan eh, minsan uncontrollable yung ano mo, yung behavior. So, ang mangyari, kahit ayaw mong gawin, nagagawa mo. No? So, dapat disiplina sa sarili. Sundin yung mga sinasabi ng mga magulang. Sundin yung mga sinasabi ng nakakatanda. Huwag sayangin ang buhay. No? Dapat maging makabuluhan, gaya ng kasama kong sina Late Boses at saka Late Belin. Yan, tingnan nyo ha, hindi nasayang yung buhay ng mga yun. Ha? Kasi namatay sila para sa bayan at saka para sa pamilya nila. Para sa inyo na rin, ngayong mga nabubuhay pa ngayong panahon na to. Kung sakaling ipiliin talaga nila yung landas na pagsusundan, ano yung isipin o sabi? Okay, kung gusto nyong ano, sumunod sa mga apak namin bilang mga kawal, napakadali lang, no? Unang-una, tapusin yung pag-aaral nyo, no? Ngayon, may K-12 naman tayo. Tapusin nyo yan. Tapos, may NC2 kayo, o yung National Certificate. Yan yung requirements kasi, basic requirements. Tapos, ihanda nyo yung sarili nyo. Kaya sabi, tulad ng sabi ko, huwag magbisyo. Kasi kailangan ng physically fit na sundalo. Malakas. Mentally fit. Pag okay kayo dyan, gagawin nyo, ihanda ang requirements. No? Lumapit sa mga kampo na malapit sa inyo, ihanda nyo lang yung requirements na mga kailangan. Pag okay na yung requirements, may magtuturo man sa inyo saan mag-exam through internet ngayon, pwede na kayong makapagpa-schedule. Ganyan lang kasimple ang pagiging sundalo. Pag-apply ng sundalo, I mean, no? Yan lang yung ano paraan. So, wag kayong mag-alinlangan. Kasi napakadali lang pumasok for as long as lahat ng requirements is andyan. Tapos unang-una, siyempre, sarili nyo ang i-prepare nyo. Kasi pag di kayo physically and mentally prepared, wala. Pwede kayong mapasama sa training, pero later on, aalis. Mag-quit, no? Pag nandyan ka na sa training, huwag ka nang umalis. Kasi dito mo lang makikita yung mga benefits na wala sa labas, no? Unang-una, financially stable ka. Pangalawa, mga magulang mo, mga kapatid, financially stable din siyempre. Tapos, health insurance, nandito, may mga libreng hospital tayo. No? Kasama ng mga magulang mo dyan, mga pamilya. So, ano pang gagawin nyo, no? Dito ka na sa amin, siyempre, sa sundalo, nandito lahat yung mga benefits. So, tulad ng sabi ko, huwag sayangin ang buhay. Basta lang, basta. Ano yung hindi mo makalimutan sa lahat ng mga estudyante? Ang hindi ko makalimutan sa lahat ng estudyante ko, sa dami ng dumaan na estudyante sa akin din, no? Pero recently lang yung sa SR class 215, no, SR class 215. Classic example ng marunong makinig at saka umabsorb ng kung anong tinuturo, no? Kasi yung Scout Ranger course class 215 is ginanap sa 3 Infantry Division, 3rd Infantry Division. So doon kinandak. At pagdating ng mobile training team is medyo, kumbaga yung tingin is hindi maganda. Kasi ang tingin is hindi siya quality dahil nga ano, mobile. Dahil mobile. Kumbaga, konti yung instructor na galing sa Scout Ranger School. Ang marami is yung mga attached, no? Or detached service sa amin, DS. So, ang tingin nila parang mababang quality. Pero tulad ng sabi ko, pag nagtuturo ako, push, emphasize kung ano yung gusto kong matutunan. So, ang sabi ko sa kanila, ganito ang gagawin nyo, pagdating sa field, ganito, ganyan. At pagdating ng test mission nila, whether you believe it or not, no, without firing any single fire, no, naka-recover sila ng 34 serviceable firearms. No, serviceable firearms lahat yon, high powered, no, lahat. So, ano ang kwan ko doon, hindi ko makakalimutan. Siyempre, dahil product ko sila, in-emphasize ko talaga na ano, during my lectures na ganito yung gagawin, pag ganito may makitang ganyan, kahit kaliit-liit ang bagay,
pag binigyan mo ng halaga, pwedeng makatulong. At sabihin ko sa inyo, dahil lang sa dalawang bote ng tuti, no, tuti na empty bottle, kumbaga, empty container, kasi yung tuti, plastic yan eh. So dahil lang doon sa dalawang container na yun, naka-recover sila ng 34 firearms. And all throughout their test mission, lahat ng na-recover nila is 90 plus, no? Kasi ang nakahukay sa iba is yung infantry battalion kung saan kami nag-stay. Dahil doon din ibinigay yung na-captured nila na tao, which is yun din yung source or nagturo kung saan nakalibing yung mga baril na iba. So yun yung di ko makakalimutan. Siguro yun na rin yung pinaka highlight ko bilang instructor, no? Kasi I am one of them kung na nag-mold sa mga estudyante na yun, yung SR class 215. Okay naman. Okay naman, sir. Maraming salamat.